hinihintay lang po sana namin ng reaction. Opo. Reaction? Opo. Kaya nga ba sinasabi ko eh. Eh kasi naman kasi kayo eh. Ano ba nangyari? Ba't may kaganoon yung lagi niyo? At pinanood ko lang buo yung vlog. So ito mga 3M, huwag kayong magdaramdam, ha? Ako ay bilang sumusubaybay sa inyo dahil bago pa lang may salarangan ng pag-vlog, hindi maiwasan ni Kuya na mayroon akong mapansin at makapagpayo, no? Makapag-advise. At ganito kasi yun. Ayan, magandang araw po mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Oo, at syempre, ayan, sa ating mga ka-business at mga ka-papi dyan. Oo, at binabati natin ng belated happy birthday si ka-business. Oo, sayang na lang mga kaibigan at hindi tayo nakapunta kasi tayo po ay nasa Bulacan. Bueno, sa araw nito mga kaibigan, isang panibagong reaction video po ang ating gagawin. Ito po ay patungkol sa vlog ng 3M na talaga namang umani ng ilang diskusyon sa comment section. At nagpayo nga po si Mr. Kabusiness sa kanila patungkol sa mga bagay nito. And this time, sana po ay pakinggan po ninyo at tapusin hanggang sa dulo. Ako naman po ay magbibigay din ng aking munting reaksyon at payo para po sa mga 3M. So yung mga kabusiness sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Okay, bueno, nagbabalik po tayo mga kaibigan. Alam niyo po mga kaibigan, sabi pa nga, ang Pinoy ay magaling yan sa pambabas. Pero kapag sila na ang binabas, doon tayo, ayaw na nila. Oh, umiiwas sila sa pambabas, magaling silang mambas, pero pag sila na ang binabas, nagagalit na. Okay. Now, doon po sa 3M, yung pong senaryo na yan, yung pong vlog na yan, una, tingnan natin, unawain natin, ano nga ba yung senaryo na gusto nilang ibigay dito? Gusto nilang ibigay na yung pagiging basher sa mga basher. Ano nga ba ang nararamdaman ng binabash? Kaya po, yung tema ng kanilang vlog is basher sila sa mga basher. At nagbasa nga po sila ng ilang mga nambabas sa kanila. Ano po? At talagang nagbigay sila ng kanilang mga pahayag. Iyon nga lang para po sa trium. Ano, siguro, ingatan lang natin kasi una, tayo nakikita sa camera doon sa mga reaksyon na binibigay natin. Samantala yung mga basher, hindi po sila nakikita sa camera eh. Nagsusulat lang sila. Kaya medyo masakit, medyo mahirap gawin. Parang hindi ka tanggap-tanggap kasi tayo na nandun yung facial expression, nandun yung lahat. Medyo na-i-interpret na may halong pangungutya. Pero inuulit ko, kung ang content na ito ay doon po sa... Kung babasihan natin ang content na ito base sa kanilang title, basher, o paano nga ba ang nararamdaman ng mga isang basher kapag silang binabas. Well, perfect po, nakuha po nila ang saktong tema ng vlog na ito. Perfect po doon. Kanya nga lang, tulad ng sinasabi ko, doon po, along the way habang nagsasabi sila. So minsan, natatangay sila sa emosyon. Ano, at siyempre, nag-i-enjoy, nadadala sa excitement. So, kitang-kita yung facial expression. Minsan po ay talagang makita natin na kumbaga nasabi nila yung kanilang damdamin ng pwedeng sabihin may halong pangungutya talaga sa mga basya. Talagang sinunog nila dito yung kanilang mga basya. So, para sa akin, siguro sa 3M, ito na yung last na gagawin ninyo ang content. Pinatunayan ninyo na kaya nyo maging defender. Kay Kabusiness, kaya nyo maging defender sa sarili ninyong mga basher. Pero sa timang tinatakbo ng Kabusiness Official na good vibes, siguro mas magandang tuklasin ninyo ang inyong mga kakayahan. Una, magaling kayong mag-host. So doon maganda.
Kanya nga lang ang suggestion ko sana sa inyo. Doon sa pag-host, doon kung kayong tatlo ay nagsasalita, kapag may nagsasalita sa inyo, magkaroon kayo ng eye-to-eye contact. Focus sa nagsasalita. Yung dalawa makikinig. And then, bago man lang mag-roll ang camera, siguro mas mainam, nag-uusap kayo ng parang sign, sinyalis. Ang purpose doon, kapag nauubusan ang isa ng sasabihin, sisinya siya na ibig sabihin wala na siyang tumatakbong idea, doon pa lang papasok ang kasunod, sasaluhin na niya para hindi nag-o-overlap. Kumbaga, hindi yung nagsasabay. So, tandaan ho natin, mas mainam po na na-i-deliver o mas mainam na na kapag hindi nagsasabay, ay na-i-deliver natin ang mensahe base po doon sa kagustuhan natin sa ating mga followers. Sa kagalingan, magaling po kayo. Sobrang believe ako sa inyo. Sobrang hanga kayo. Malaki ang faktor na may titulong ninyo sa Ka-Business Family sa talintong ito. At tandaan ho ninyo, pagdating ng araw, ang talintong ito ay mabibitbit ninyo. Malay ninyo sa isa o sa mga susunod na mga araw, sa susunod na mga buwan, just in case, pwede kayong mag-vlog na. No? Depende sa ano na may kakayahan na kayong mag-vlog. Di ba? Paging talagang ganap na kayong vlogger. Pero sa ngayon, ang masasabi ko lang, tuklasin nyo yung mga magagandang pagkakataon na pwedeng makapagpasaya. Pumuputok na ang pangalan ninyo, andyan na po ang pangalan ninyo, lumalabas na po yung pangalan ninyo. So, kailangan ninyong maging masaya. Kailangan ninyong, kumbaga, gumawa ng mga good vibes na mga content. Magaling kayo. Sobrang galing ninyo. Pero, bagamat sinasabi kong magaling kayo, isa din sa karaniwang karakter ng isang vlogger is, sabi pa nga, stay your feet on the ground. Gaano man katayog ang inyong maaabot, manatili kayong parang kawayan na kung saan patuloy na yumuyuko, lalong-lalo na sa panahon na may mga malalakas na hanging dumadaan sa buhay nila. Ang kawayan, yumuyuko yan sa lupa. Ang isang matayog na building ay hindi maging matayog kung walang malalim na pundasyon na nakabaon sa lupa. Yun po yung laging sekreto. Yun po yung isang sekreto ng pagiging vlogger. Minsan, hayaan natin purihin tayo ng ibang tao kisa tayo mismo ang magpore para hindi lalabas na maging, kumbaga ay nagbubuhat tayo ng ating sariling pangko. Pero all in all, Ate Mingay, John, and Nika, may galing kayo. May abilidad kayo. Napakagaling po ninyo. Malayo ang mararating ninyo sa pagbubuhat. Ngunit, sa panahon ngayon, tuklasin ninyo kung ano yung inyong mga kakayahan na makakapagpasaya sa Ka-Business Family. Tandaan ho natin ang ating mga OFW, ang mga nanonood po sa inyo ay karamihan mga OFW. Sila yung mga taong pagod, stress. Sila yung mga taong pagkatapos ng trabaho ay maghahanap ng lugar na kung saan ay maiibsan ang kanilang pagod, hindi matawagan ang nilang pamilya. At mas mainam kung may isang Ka-Business Family na mabubuksan sila at bubungad kayo bilang magpapasaya sa kanila, magpapagaan ng kanilang pagal na katawan at magbibigay ng good vibes. Unti-unti, dito kayo makikilala. Marahil, nasabi na ninyo ang iyong mga gustong sabihin sa mga basher ninyo, enough is enough. Tandaan ho ninyo, walang vlogger na walang basher. At kapag nababash na kayo, totoo nga po, sikat na kayo. Pero hayaan niyong ang iba ang magsabi at pumoris sa inyo. Nang sa ganon, ay hindi lumabas na nagbubuhat tayo ng ating sariling pako. Ito lang po ay simpleng payo at paalala. Naway huwag niyong ikasama ng loob. Tandaan ninyo, ang inyong Kuya TJ, taong gala, ay laging nakasubaybay sa inyong ginagawa. At ako po ay isa sa masugid ninyong tagahanga. Go! Tuloy lang tayo, mga 3Fs. Patuloy lang tayo sa pagpapasaya. At ako naman bilang reactor ay magbibigay ng mga positibong reaksyon din sa inyo at sa Ka-Business at Papa Dins. Sa muli po mga kaibigan, belated happy birthday Ka-Business. Belated happy birthday. Ang saya po ng birthday nyo. Sorry po at hindi ako nakarating sa invitation mo dahil meron tayong importanting ginawa din na na-schedule pa bago pa man dumating ang iyong karawan.
Sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat po sa patuloy na suporta sa isang taong kala. Let's work together. Berabanat lang po tayo para sa Kabusiness Family, para kay Kabusiness Official, at para kay Papa Dins. Huwag niyo po niyong kalimutan mga kaibigan, ang iyong abang lingkod taong kala. Hinihiling ko sana, huwag natin i-skip ang ads, tulong na rin po ninyo sa amin na mga vlogger. Hanggang sa muli po mga kaibigan, magandang buhay para po sila. So yung mga kabusiness, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po.